imbestigahan ng PNP kung isang espiya ang naarestong Chinese na nanutok ng baril sa Makati. Bukod sa mataas na kalibre ng baril, nakuha rin sa kanya ang ilang high-tech na gamit. Nabisto rin na ang plano niyang manghack ng mga cellphone at iba pang device. Nasa frontline ng balita niya, si Brian Castillo. Himas rehas ngayon ang lalaking Chinese na ito matapos isumbok na nanutok ng baril sa Makati City kagabi. Base sa spot report ng CIDG na nakuha ng News 5, pinipilit ng sospek ang nagreklamo na mag-install o maglagay ng iba't ibang device sa mga pampublikong lugar para makapanghack umano ng mga cellphone at iba pang electronic devices. Agad namang rumisponde ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa naturang reklamo. Dito na naaresto ang sospek at nakuha ang ilang gadget sa kanyang sasakyan. Sa ikanasang follow-up operation sa condo unit ng Chinese sa Parañaque, nakumpiska rin ang isang mataas na kalibre ng baril, gayon din ang ilang ID at travel documents. Bukod sa mga yan, tumamba din ang ilang pang advanced gadget at iba pang equipment. Meron siyang certain gadgets like yung drone and meron din siyang mga cellphone and yung makapag-identify ng makapag-intercept ng other gadgets. Magtataka tayo kung bakit nasa possession niya yung ganitong mga klaseng gadgets. So therefore, it's very alarming sa part namin na ng police. Karamihan sa mga nakumpiskang gamit ay may Chinese markings. Ayon sa CIDG-NCR, hindi maikakailang advanced technology na ginagamit sa komunikasyon ang mga nabistong gamit. Ayon sa CIDG, malalimang iimbestigahan ang pagkatao ng naarestong Chinese national, kabilang sa mga tinitig ng angulo kung ito ba ay isang hacker o kaya ay nagsisilbing espiya dito sa Pilipinas. Ipasisiyasat din sa mga eksperto ang mga nakumpiskang gamit para matukoy kung saan ito posibleng gamitin. Ang arestadong sospek, tututanggi na isa siyang espiya. Are you spying? I'm an astronaut. So you're not a spy? No, I'm not spying. Ayon pa sa Chinese, mag-aanim na taon na siyang nagtatrabaho dito sa Pilipinas. What are you doing here in the Philippines? Work. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP sa Armed Forces of the Philippines para tumulong sa investigasyon. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act at Access Devices Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.